Kasama natin si Ma'am Ana Barcos, kung naalala nyo, kasama rin siya dun sa meet and greet natin dun sa Cebu. Hello at andito pa rin tayo ngayon sa Toledo City. Andito pa rin tayo sa part ng farm nila Sir Arnie. Kung nagtataka kayo, kasama natin si Ma'am Ana kasi siya ang expert sa insects. So ang tawag sa inyo Ma'am Ana ay? Entomologist po. Entomologist, ayan. So, nakakatuwa no, kasi normally pag mga expert na ganyan ang nakikita natin, kasama natin medyo mga oldies, pero bata this time batang-bata, di ba? Bata pa po. Yan, batang-bata. Mag-aral po kayo ng mabuti. Para po may sumunod sa amin. Mm-hmm. Ang mga nauna po sa amin ay na mamakaawa po sa mga kabataan. Mm. Na sana po ay sumunod sa kanilang mga yapak. Yapak, ayan. Kasama rin natin pa rin si Sir Ruel. Apa. Ayan, kasama pa rin natin siya. So, may audience tayo. May estudyante si Ma'am Ana ngayon, si Sir Ruel. Sir, kalamansihan niyo to. Apo. Ayan, so, titingnan natin kung ano ang magde-base tayo ng discussion based doon sa makikita ni Ma'am Ana rito. Tama po. So, parang may sakit siya. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Parang may sakit siya. May sakit. Kaso hindi ko po specialization ang sakit. Okay. So, pero tingnan po natin. At pwede din po kahit tayong kumuha ng sample, ipapadala po natin sa Regional Crop Protection Center doon po sa Mandaue. Mm-hmm. So, libre po magpapatest doon. Kuha lang po kayo ng mga sample ng mga branches. For example, ito wala na tayong makuha. Namatay na siya. Dead na siya. Pero ito po ay algae. Indicator po ito na sariwa po ang hangin. So ito po ay ano, meron po silang beneficial na ano doon sa halaman. Hindi po ito sakit. So hindi yan ang cost hindi ng po. Ano. Pero sir, ang recommendation ko po pag napatay na po siya, bunot. Pwedeng ibaon. Pag baon nyo, 10% Clorox. So sa 100 ml, 10 ml na Clorox. Tapos buhusan. Yan sa ilibing. Kumbaga. Tapos ibaon sa lupa. Okay. Para in case na bacterial, patay po siya. Kung fungal, pwede tayong maglagay ng broad spectrum fungicide. Sundin lang po natin yung label. Mamaya na po ako mag-recommend baka po ano, advertise. Pero ang fungicide po, sundin lang po natin pag bumili po tayo dun sa mga label. Pacifica, sundin lang po natin ang label, huwag sumobra, huwag pa konti. Dun lang po tayo sumunod kasi andun naman po ang recommended rate. Mm-hmm. Sir, ba't parang binabayaan niyo yung ano nyo, kalamansihan nyo? Saan po kayo kumuha ng seedling, sir? Saan po kayo kumuha ng seedling? Dito lang ma'am sa mga kapitbahay. Ah, so hindi po ito galing sa Bureau of Plant Industry or sa Department of Agriculture. Ang maganda po kasi pag kumuha po tayo dun sa mga, or meron din po tayong mga breeders, mga companies na nagbe-breed, dun tayo kakuha ng seedling. Ang maganda po kasi dun, tested and proven na malinis po ang planting material. Pwede po na ang kinuhanan nyo po na planting material ay may sakit na talaga. Tapos, pag may sakit na siya at tinanim natin at tinanim, nagkakalat po tayo. Nagkakalat tayo ng sakit. Okay. Lalo na ang, if fungal po ito, pwede pong airborne, waterborne. Mm-mm. So, pwedeng dumami sila, sasabay lang sila sa hangin. Mm-mm. Or, pag bumaha, edi sasabay din sila sa tubig. Kung saan ang daloy ng tubig. Tapos, mas maganda po na pag may plano po kayong magtanim ulit, doon po tayo sa credited na kunan ng seedling.
kuhanan ng seedlings. Para hindi tayo magkalat ng sakit. Mm-mm. Kasi hindi ko pa po nakikita yung buhay pa. So hindi ko alam kung... Ito ma'am. Ito ma'am, buhay pa. Ito. Pero healthy kasi. Tingnan. Ang bunga. Tapos ito, ang usual na suspect ay yung caterpillar na stingid. Yung matataba. Hindi siya active during the day. Active siya towards twilight. So, 5 p.m., 4 p.m. to 6 p.m. Mataba po siya. Sphingid. Mm-mm. Pero sphingidy, mataba po siya. At, yung green? Opo. Green. Yun. Na gumaganon? Yung... Yes, yes po. Gumaganyan siya? Super taba niya. Parang swallowtail. Mm-mm. Dangaw-dangaw. So siya po yung kumain ng mga leaves. Opo, na to. Yeah, si siya po ang usual na suspect dahil yan ang suspect. Ano po siya eh, chewing mouth part. Ayan. So maswerte ho tayo today kasi bibihira ang entomologist dito sa Pilipinas. At nakasama natin si Ma'am Ana. Ayan. So ang I think kailangan ito ng pruning. Tama ba, ma'am? Yes po, tama po. Mag-prune ta, sir, para kung ano yung nutrients na pwedeng i-focus natin sa ano, dun sa leaves na bago, new shoots. Itong old shoots kasi, ito, hindi na maging productive to. So, mas maganda na i-prune natin para ma-focus po yung nutrients galing sa soil dun sa mga bago. Mag-create siya ng bago. Kung pwede po mag-organic fertilizer, di ba may babuyan kayo? Sir, sobrang ganda po ng ginagawa ng manure kung alam nyo lang kung paano i-process. I-process ba yan? Yes po. Kasi hindi pwedeng i-diretso. Kailangan po natin i-dry. Advocate po ako ng natural farming at saka organic farming. Kasi ako ay, plano ko po ay once na... mag-focus na po talaga ako sa farm. If mag-retire na ako, for example, gusto ko pong mag-organic at natural farming. Mm-mm. So, ayun, natututo ako ng ano, dun sa mga Chris Trump sa Hawaii. Mm. Ang Hawaii kasi parehas lang, tropics. Sa atin. Yan, pinapanood ko din siya. Ang kanyang fina-farm ay macadamia nuts. Mahal yun. Mahal. Salin. Super. So far, wala pa po ako nakikita na aphids or citrus psyllids or wax scales or scale insects. Wala. Ano ang damage na ginagawa ng mga na-mention yun ng mga insects? Yung na-mention ko po na mga insects ay homopterans. So, sila po yung mga sap-sucking. So, yung mga shoots na leaves, bagong shoots, yung paborito nila. Mm-mm. So, pag sinisip-sip nila yung mga bagong shoots, ang favorite nilang gawin ay excrete ng honeydew. Dahil hindi nila kailangan yun. Kumbaga, excess yun sa kinakain nila. So, since nag-excrete sila ng honeydew, binabantayan sila ng ants. Itong ants, nanonood po ba kayo ng Bug's Life? Hindi. Meron po, panoorin niyo po ang Bug's Life na sa Disney kasi super educational niya. Doon sa movie, sa animated movie, si Afy, yung aso ng princess at ng queen, ay actually isang ant. Mm-hmm. Afy ang pangalan. Siya ay isang aphid. So, ang ginagawa ng mga ants, kasi gustong-gusto nilang i-harvest yung honeydew, minsan, hindi kasi masyadong mobile itong aphid, no? Mabagal sila. Mabagal. Mm-hmm. Most of the time, ano pa sila? Wingless. Pag wingless sila, delikado. Kasi kung mainit yung klima, for example, ito Cebu, usually wingless sila. So, puro sila babae. Kung puro sila babae, hindi nila kailangan ng lalaki. Ang mode of reproduction nila ay parthenogenesis. Pag parthenogenesis, parang nanganganak sila ng
clone of themselves. Mm-hmm. So parang nagdu-duplicate lang sila ng ano, sarili nila. So pag ganun, sobrang bilis lang nilang dumami. May bubuyog. Ayan, pollinator. Sobrang bilis nilang dumami. Pag dumami na sila ng sobra-sobra, at binabantayan pa sila ng ants. So kung binabantayan sila ng ants, walang parasitoid, walang predator na makakain sa kanila. Kasi kinakagat ng mga ants. Kasi bakit nyo kakagatin, bakit nyo aawayin yung aking aso or ang aking milking cow? Meron akong nakukuhang milk dito, kumbaga. So, ayun, meron silang mutualism na relationship. So, babantayan ko kayo, bigyan nyo ako ng honeydew, kakainin ko yung honeydew, dadalhin ko sa colony ko. Sige, kain ka lang ng kain dyan. So, minsan, yung ant pa nga ang nagdadala ng aphid sa iba't ibang host plants. So, sobrang... So, yun, ang magiging problem mo din, sir, if meron kayong problem sa ants, kung napapansin nyo na meron na kayong aphid, alam nyo po anong itsura nila. Or yung mealybugs, yung mga puti-puti. Oo, mealybugs po yun. So, para makontrol yung ants, lagyan nyo po ng... Eto, Vaseline. Vaseline. Petroleum jelly. As in, sobrang kapal. Para hindi sila makaakyat. So kung walang magbabantay, edi ang predator at ang natural enemy ang bahala ng aphids, hindi sila makakarami. Kasi sobrang takaw ng lady beetle, lalo na yung kanyang larva, uubusin niya yun. Mga nganak sila, ubus yun. Kung yung parasitoid din, super specific nilang maghanap, yung mga aphelinid na mga wasp, super specific niyang, ang galing niyang maghanap, specialist siya. Minsan double kill, triple kill, quadruple, pwedeng murder na isang ano branch, puro parasitize. So, ayan, yun lang po ang mode of ano, to keep away ants. Ang tawag namin diyan ay ant band, ant band. Ant wing. Pero yun po ang ginagawa ng or recommendation namin sa Fiji at sa Tonga. So, di ba may nakita tayong bubuyog kanina dahil may bulaklak? Pollination. So far, sir, alam mo kung bakit wala tayong nakikitang aphid pala? Dahil summer season sila marami. So, bantay-bantay po tayo sa summer. Darating sila. Ngayon kasi tag-ulan. Tag-ulan, sensitive kasi sila sa patak ng ulan. Maliliit kasi sila, di ba? So, alam nila kung kailan magpadami. Alam nila kung saan hindi masyadong pumapatak ang ulan. Which is March, April, May. So, bantayin na lang po. Aha. Pag March, April at May, pag marami na kayong ants, Vaseline lang po, sobra. Dito sa mga main branches. So, kung maraming ants, maraming aphids. Apo. Yung aphids, anong danger na ginagawa niya sa citrus? Kung... hindi na ko control ang population, sir. Kaya pong ikamatay ng citrus. Oh, okay. Kasi yung kanyang honeydew, minsan pag hindi na-harvest ng ants, sobrang dadami. So parang para siyang ihi, pero actually hindi. So para siyang ihi dito lang sa topmost ng leaf. So if merong ihi dyan, di ba sticky yon dahil matamis? So nag-a-attract siya ng sooty mold. Kung merong sooty mold, edi puro itim na yan. Hindi na makapag-photosynthesize yung halaman. So kung imaginein mo, 9 out of 10, 8 out of 10 leaves puno ng sooty mold, mamamatay talaga siya kasi hindi na siya makakakain. Hindi niya mapapakain ang sarili niya kasi hindi siya makapag-photosynthesize. So yun po ang danger ng aphids. Grabe, science! Science! Ano po talaga kami? Kami po ay plant doctors. So every time po na mag-field work kami, ang tawag po ng boss sa aming sarili ay plant doctors on wheels. On wheels. Ito po ang ginagawa ko. Nagsisurvey, ocular survey po ang tawag. Minsan nagsasampling po kami net sweeping. Meron po kaming statistical number
significant number of sweeps. Mm-mm. Anong mga insekto ang ma-identify namin? Anong peste? Ano ang natural enemy? I-separate namin by family, by order muna, and then family, from family to genera, from genera to species, kaya. Pero, since ako po ay hindi taxonomist, ako po ay isang insect ecologist, ano, yung usual na pest, kaya kong i-identify hanggang species level. Pero yung mga hindi familiar, iakyat na po natin yan sa mga taxonomist. Sila po ang nagsispecialize sa mga pangalan ng mga specific na mga insekto. Ibang field din yung taxonomist. So sa UP Los Baños po, meron po kaming iba't ibang laboratory within the entomology department. Wow. So, isa na po yung sa amin, insect ecology, insect taxonomy, insect toxicology, insect physiology, insect pathology, insect systematics. Grabe, insecto, grabe. Biological control. Uh-huh. Laboratory, and then may nakalimutan pa ba ako? Hopefully wala. Insect genetics ay doon po sa kabilang wing po ang in charge doon. Insect molecular biology and insect MBB, insect molecular biology and biotechnology. Meron po. Grabe. Okay, ma'am, ang tanong ko, gaano ka-importante yung management ng insect sa buong cultural management ng plant? Let's say, for example, fertilization, pruning, and other kind of management, no? Yung definitely insect management is one of it, no? Yes. Gaano ka-importante siya compared to fertilization, compared to soil management? Equally important. Opo, if sa 100%, I would give 30-30-30. So 30 sa soil, 30 sa cultural, 30 sa insect management. And disease management. So very important po ang monitoring. So ang palagi po naming tinuturo sa mga farmers when it comes to pests and diseases is early monitoring. So palagi po naming nare-recommend na babantayan, suyuin po ang inyong mga halaman kung meron po kayong mga sakit or meron po kayong mga peste. So most of the time active po kasi ang peste certain times of the day. Like for example, yung sinabi ko kanina, yung gabi siya. Opo, yung uod na mataba, yung sphingid na moth. Usually twilight, 4 to 6 p.m. hanggang may araw pero hindi masyadong init. Tuwing mga ganitong panahon, pwedeng andito siya kasi nakita natin yung damage, 'di ba? May kumain. Mm-mm. Pwedeng andun lang sila sa baba. Kasi masyadong nagtatago lang. Oo. So hindi natin sila nakikita. So dapat alamin din natin, kaya super important po ang aming field, which is insect ecology, kasi kami po ang nag-aaral kung ano yung behavior ng mga insekto, ng mga peste, o ng mga natural na mga kalaban. Mm-hmm. Ang tawag namin sa kanila ay kaibigang kulisap. So parating namin tinatanong ang mga farmers, sa tingin niyo po ba lahat ng insekto ay kalaban natin? Sasabihin nila, oo daw. Actually, hindi. Hindi, okay. Ang mga insekto, meron tayong mga kalaban na mga peste, meron din po tayong mga kaibigan na kulisap, mm-mm, which is yung natural na mga kalaban ng mga peste. Mm-mm. So, meron pong predator at saka parasitoid. Okay, ma'am. Ilang percent of the insects sa isang environment ang kalaban, ilang percent ang kaibigan? Sir, believe it or not, if I'm not mistaken, ha, my professors may correct me if I am wrong. Mm. It's between 5 to 7%. Ang kalaban. Yes po. So most na mga insekto ay pollinators, detrivores, yung mga nagko-decompose, kumakain. Mm-mm. Example na po yung ipis. Mm-mm. So isipin po natin, ang ipis po kasi nagiging peste lang siya dahil masyado siyang maraming nakakain. Kaya masyado siyang maraming nag-anak or nag-itlog. Pero medyo kasalanan din po natin 'yon kasi marami tayong basurang pagkain. So ang function lang naman niya sa ecosystem ay
kainin yung tira, which is tira natin, pagkain natin. So supposedly considered friendly sila. Yes po. Believe it or not, friendly po ang ipis. So, opo, 5 to 7%, or wow, it could be less than 15%. So of all insect species. Okay, tapos ang nakasanayan ng farmers natin. Patayin lahat. Ay, patayin lahat. Okay. Like for example, no, ito example lang ito. Dito sa Cebu, sa mangga, ang tawag nila sa fruit fly, which is Bactrocera dorsalis, ang tawag nila lampinig. Alam niyo po kung bakit at tawag nila lampinig? Lampinig in equivalent, Cebuano equivalent ay wasp. Mm-hmm. So ang wasp ay kaibigang kulisap. So ang kaibigang kulisap natin, tinawag nating lampinig yung fruit fly dahil kamukha siya ng wasp. Bakit? Yellow siya at may stripe. Di ba kamukha po siya ng isang vespid? Yung paper wasp, paki-google po. Kamukha po sila, Bactrocera dorsalis versus paper wasp. Ang tawag ng mga farmers sa peste na Bactrocera dorsalis, which is very damaging, lampinig. So kung may makita silang lampinig, for example, paper wasp, spray agad! Friendly insect pala yun. At alam nyo po ba, kahit nga po, dahil nag-field ako sa Zambales, Pangasinan. Zambales pala, sorry. Sa tanong ko si farmer, ano po ba ang inyong economic threshold level? Kasi kami, for each crop, meron kaming tinatawag na economic threshold level. So ano po ba ang enough damage, kumbaga, sa iyong buong ektaryang mangga, for example, ano, let's say 10% nakuhanan na ang aking harvest. Damaging na yan. Sige, mag-control na tayo, mag-test, control na tayo, maglagay na tayo ng mga pestisidyo. Hindi ko po siya tatawaging medisina, pestisidyo po siya. So, maglalagay na sila. Alam niyo kung anong economic pest threshold level nila? 5. 5 insekto. Kung tanungin mo pa sila kung anong klaseng insekto, hindi pa nila alam. Hindi nila masagot. Kung ano yun. Basta 5 daw, nakakita sila ng 5, spray agad. Sabi ko, grabe naman po yan, sir. Actually, hindi naman po natin alam kung ano po yung 5 yun. Leaf hopper ba yun? Or baka ano, yung mga beneficial na mga wasp, hindi natin alam. Pero sabi nila 5 lang daw. Sabi, 5 kulisap, ma'am. Yun na yun. Mamana, ba't tayo tumong humantong sa ganyan na situation? Samantalang, nung time na, let's say akong bata, matagal na yata masyado yan. Nung time na yun, hindi naman ganun katindi ang pag-apply ng mga insecticides, pesticides. Somehow, some way, nung nag-start po ang Green Revolution ng 1970s, parang naprograma po sa isip ng mga tao na kailangan gumamit natin ng fertilizer or synthetic fertilizers or mga chemical pesticides and fungicides. Kumbaga, part siya ng program dati. Okay. Hindi pa po ako buhay nun, pero ang alam ko po na pinapautang yung mga farmers para makakuha ng pesticides, makakuha ng fungicides, makakuha ng fertilizers. Tapos palaki at palaki lang yung utang. So I don't know, was that a propaganda by the chemical companies? I don't know. Pero somehow, it was not just, hindi lang siya isolated sa Philippines, pero buong mundo. Oh, okay. Sige. But before the Green Revolution, before nag-start ng Green Revolution, ang mga farmers natin ay into organic farming. Yes po. Natural farming. Natural farming. Okay. Kung aralin po natin ang China, actually, ang gamit po nila, ang pinaka-earliest date was before Christ pa yun eh. Sorry, nakalimutan ko yung exact. Pero gumamit sila ng arsenic to treat ants. Dahil, ano, may wax scale silang inaalagaan. Tapos, ayaw nila nung ants. Kasi somehow, pag merong ants, kumukonti yung population ng wax scale na yon. Yung scale na yon importante para sa kanila dahil kinukuha na nila ng para red, di ba? Parang important, ang dami nilang mga red sa mga paintings dati. So yun po yung pinakaunang chemical use, arsenic po.
Pero pwede din akong mali. Okay. So, given that, na okay ngayon, at least nagkakaroon ng awareness ng mga tao, ganyan. Paano mag-start? Let's say for in this particular farm, paano ito niya i-rejuvenate? Okay, of course, not just the... Siyempre, kasama na dyan ang pruning. I think kasama dyan ang weeding. Kasi you mentioned na doon nabubuhay yung mga insekto doon nagtatago sa ilalim ng lupa pag mainit. Actually, paano siya mag-start in terms of... cultural management and practice po talaga. So, magsimula po tayo doon sa seedling. Kaya sa seedling talaga. Kaya po, nabanggit ko na kung pwede, kumuha po tayo doon sa mga... Reputable na mga sources. Okay, it could be a government resource, sources, or it could be sa private sector. Private sector na nagbebenta talaga ng seedlings. Ayan po. Na expertise talaga nila. Yes po. At saka, at least alam natin, pag bumili ako ng calamansi seedling from them, ano, healthy talaga, sir, yung kitang-kita mo. Green na green. Mm-mm. Tapos wala silang, eto po ay, duda po ako, ano po kaya ito? Pakita natin, ma'am. Ayan, o. Oh. It is an insect damage. Pero meron din kasing chlorosis. So, pwede ko pong picturean at mag-consult po tayo sa Regional Crop Protection Center. Mm-mm. Kasi pwede po siyang virus. Mm-hmm. Pwede din po siya. Ito ay mukhang old damage ng leaf miner. Ito po, itong brown. Pero itong chlorosis kasi, it could be nutrient deficiency din. Mm-mm. Itong nag-iba-ibang kulay na to. Mm-mm. Pwede din pong nutrient deficiency. Pwede din pong caused by a insect virus. And that the vector of that virus is an insect. Aphids. Okay, so ibig sabihin, okay, para po sa mga gustong mag-establish ng plantation ng calamansi at this point, the best thing ay kailangan bumili ng siguradong malusog na seedlings. Yan. At saka monitoring and ano lang po talaga, proper care and management. So, doon po talaga tayo sa sipag at sa tiyaga. Kasi meron po kaming napansin sa ibang bansa, hindi po sila magaling magligpit, maglinis ng kanilang farm. So, itong coconut farm, maraming fallen leaves or fronds, yung mga nasira ng natural calamity, nandun pa rin, ilang taon na. So, ang dami-dami nilang rhino beetle, rhinoceros beetle, or Oryctis species. Sobrang dami. Tapos, dito sa Pilipinas, wala tayo nun. Hindi masyadong problem, economically ha, as I know. But you can confirm with Philippine Coconut Authority, PCA. But to my knowledge, hindi masyadong problem ang Oryctis. Now, pwedeng tingnan natin, ang tiningnan ng professor ko, do we have here in the Philippines a virus that infects the Oryctis? That's why the population is low level. Pero, sa tingin po ng kaibigan ko, siya po ay entomologist din po, sabi niya sa akin na, and let me quote Dr. Leslie Toralba, from the Western Samoa. She's now teaching at the University of South Pacific. Ang sabi po niya, hindi po, most likely, dahil po yun sa care and management ng mga farmers. Ang mga farmers natin dito sa Pilipinas, masipag maglinis ng kanilang mga coconut farms. Whereas doon, hindi. Hindi po sila masyadong masipag doon. At yung kanilang paglinis ay napapabayaan talaga. So marami pong opportunities for that pest, kumbaga, to lay eggs dun sa mga decaying wood. Or hindi man dun kasi sila naglilay ng eggs. Dun ba? Hindi ko masyadong naalala yung ecology at biology ng Oryctis. Pero, pwede silang dun maglilay ng eggs, tapos yung larva nila aakyat dun sa
trees. Tree, kakainin yung coconut. Kaya meron tayong uok na kinakain sa Ilocos. Yun oo. Po yun. Oo, may video kung ganun. Yun po yun. So, simple lang siya, no? As if ginagawa natin araw-araw, pero super laki ng tulong niya when it comes to controlling that specific pest population. So, di natin alam, lahat ng ginagawa natin sa pang-cultural or pang-management, yun po ay malaking impact na po when it comes to pest and disease management. So, sir, yung mga namatay, pati ano na lang. Tanggal na. Kasi kakalat eh. So, ito ma'am, given itong farm na to, pwede pa niya i-rejuvenate to? Yes. Kaya po, pa? Yung, since marami po kayong manure, sir, paki-learn na lang po ng process kung paano po pag, ano, pag-dry, yung tamang drying, at saka yung tamang paggawa niya ng fertilizer. Ang halaman, parang alam po siyang tao, bigyan niyo lang ng vitamins, ng nutrients, lulusog siya. Kahit anong virus yan, kahit anong fungi yan, kahit anong bacteria yan, lulusog kaya siya. Niyang labanan. Kaya niyang labanan. Kung maraming kumakain na uod sa kanyang leaves, pwedeng kontrolin natin ng konti kasi sobrang takaw po nun talaga. Mm-hmm. So, kung makikita mo, lakba, as in, pasyal ka lang dito, ang laki po nun sa asin, ganito kalaki. Oh. Mm-hmm. Yung mga maliliit, yung first instar, ganito. Malaki sila. 4, 5pm, monitor ka lang. Tapos, ano, yung i-spray nyo, backpack spray yung ano, EM5. Mm-hmm. EM5. Hindi pwede ng terricide. Pwede din pong pesticide. Lang po tayo ng tamang ma'am, formulation. Joke lang ko yung sa terricide. Yung tris-trisin na lang. Tris-trisin. Pwede din. Bakit hindi? Sobrang cute nun kung tirisin nyo. Matutuwa siguro kayo. Pakain nyo po sa manok nyo. Ah, pwede sa manok. Libreng protein source sa manok. Mm-mm. Kasi ngayon nga, ginagawa nilang protein source yung ano, black soldier fly. Black soldier fly. Ginagawa sa Indonesia, no, sobrang ginagawang feeds. Opo. Ginagawang feeds. Tsaka sa Singapore, ginagawang beauty product. Oh, grabe. Meron yung chickens sila, kailangan dito deploy? Yung free range. Free range? Oh, murder ka ng darag, chicken. Actually, sa Thailand, yung ano, yung duck, itik. Oh, itik. Ginagawa nila sa rice paddies. Mm-hmm. Ano, sunod lang yung mga itik. Tapos, kinakain niya yung mga kuhol, snail. Hindi na sila mag-a-apply ng molossicide. Natural lang. Busog pa ang kanilang itik. Mm-hmm. Meron pa silang itlog na nakukuha. Or karne ng itik. Okay, ma'am, can you name the 5 most dangerous insect? Nang aling crop po. Aw, grabe ang studies, no? Depende sa crop. Hindi, ano po. Pwede po mangga. Okay, sige. Kalamansi muna. Kalamansi. 1 year pa lang ako sa PhD ko eh. Pero okay. Yung inaral ko po ay scale insect, pink wax scale, Florida scale, at Seychelles scale ay pinaka-abundant doon po sa bansa kong sana ko nag-aral. Sa bansa na na-deploy ako. Okay. So, yun po yung top 3, kumbaga. Oo. Is it the same insects na nandito sa Philippines? Yes. We have Ceroplastis rubens, yung pink wax scales, at meron din po tayong Ceroplastis floridensis, yung Florida wax scale. Meron po tayo dito. Mm-mm. Unfortunately, na-introduce din po sa atin. Hindi po introduce siya, lang yan. Opo, hindi po siya natural sa atin. Pero yung, opo, introduce din po ang pink wax scale, pero matagal na po siyang andito. Sino nag-introduce niyan? Trade. Anadala! Yung mga fruits, sa limbawa. So, yung pink wax scale, for example, naaral ko, based on its genetics, ang pinaka-origin niya ay South Africa. Di ba ang layo? Nang harapin sa Pilipinas. So, nadala ng opo from South Africa, Japan, Australia,
and then South Pacific Islands, and then the rest of Asia. Hmm. Okay, sa mangga. Mangga, leaf mango leaf hopper, oriental fruit fly, at saka number 3. Ang number 2 lang naalala ko eh. Ang number 3 ay siguro yung nasa ano nga ito, branch root. Yung Coleopteran. So yun ata. Pero yung top 2 definitely is oriental fruit fly at saka mango leaf hopper. Okay. Asan din mo, I don't know eh, kasi sa Luzon ang tawag nila kurikong. Ito kurikong, yung okay, sesid fly. Sesid fly. Ayan, number 3. Sesid fly. At number 3 lang 'yon. Opo. So hindi So ang pinaka-damaging po ay yung mango leaf hopper. Second damaging is yung oriental fruit fly. Okay. Yung oriental fruit fly po ang reason kung bakit hindi tayo makapag-export sa Australia dati. Mm-hmm. Pero ngayon, pwede na ulit. Mm-hmm. Kasi parang 20 years after ng follow-up na study nung nagsabi na, ay, ang fruit fly ng Pilipinas ay ano, unique on its own. So they called it Bactrocera filipinensis. Pero ngayon, it's reverted back to Bactrocera dorsalis. Sabi nila walang speciation na nangyayari. Hindi yan ano, special to the Philippines alone. That is also Bactrocera dorsalis. So posibleng nandoon din sa kanila. Opo. Ah, kaya pinayagan nila yung mango natin. Pinayagan na makabalik na ang after 20 years, ha? 25 plus after years. After 25 years. Nag-suffer ang Philippine yes, ano, export. Pero Hong Kong, Japan, and China have been accepting, even US. Okay. Pero Australia has been very strict about that. Mm. Because of the oriental fruit fly po. Okay. Pero the most damaging po talaga is the mango leaf hopper. It's been a 55 nung nag-aral pa ako. It's been a 60-year problem na. 65-year problem. Okay. Bakit nung 90s, parang hindi nila nararamdaman na problem yan? Only recent years? Dahil sa, ano po, hindi hindi pagsusunod ng mga recommended labels. At saka dahil din po sa recommendation ng mga ibang technicians na after lang po sa profit. I'm so sorry. Pero yun po ang kaya lumala nang lumala. Opo. At dahil din po sa pesticide resistance ng mga peste. Naging so, resistant sila. Isang klase lang na pesticide ang ginagamit year in, year out. Mm-hmm. First season, second cropping season, yun pa rin. So paulit-ulit. So yung peste kasi sobrang galing nilang mag-develop ng resistance, whereas yung natural enemy hindi masyadong magaling. So ang peste nagbi-build at nagbi-build ng resistance hanggang gumawa na tayo ng super insect. Mm-mm. Dahil hindi na siya tatalaban ng kahit ano. Mm-mm. Kasi yung ibang farmers din po nagka-cocktail, dini-discourage po yung namin iba-ibang yan. Gamot in opo. One ano. Huwag pong gawin yun kasi yan na talaga ang super mutant na insect na wala nang makakatalab sa kanya na pesticide kasi lahat ng active ingredient natikman na niya. At saka nakapag-build na siya ng resistance. Yung mga anak niya, yung mga apo niya, hindi natatalab sa kanya, sa kanila, sa mga succeeding generations. Tayo po ay tropical, so wala pong cut ang ating mga generation ng mga insects. So ang first generation at seventh generation, pwede siyang same occurrence at the same time. Lalo na pag mataas pong ang kanilang life cycle, kagaya po ng green leaf hoppers. Or yung green leaf hoppers kasi ay sa rice. Mm. Let's say sa mango leaf hoppers, same. Mataas-taas ang kanilang life cycle. So pwedeng abutin sa isang mango growing season hanggang 7 generations. Mm-mm. So kung nag-spray ka ng isang type of pesticide sa first generation, yung mga anak niya resistant na, may dalawa doon. So yung apo niya, 4 na ang resistant doon. Doon sa apo sa tuhod niya, 8 na ang resistant doon. So imaginein mo kung parehas-parehas lang yung ginagamit mo for every season, wala na talagang tatalab sa kanya. Buhay na buhay siya, naliligo na lang siya. Tinatanggap na lang niya yung ano, contact ng mga pesticide. Punta po kayo dun sa website ng aking ano professor. Okay, ano kasi, po yung website? Meron po siyang dinisign na ano pesticide
program dun sa mangga pa lang, mangga as pa of lang. Now. Yes. Pero baka lalaki pa at lalago sa susunod para sa ibang crops naman. Okay, possible na ma-solve yung problema natin sa mangga? Yes. Yes po. Insecticide pesticide resistance management. Mm-mm. So, ang gagawin po doon, once mag-sign up kayo, mm-mm, once na mag anong tawag dito? Subscribe kayo sa kanya. Mm-mm. Gagawa po siya ng program para sa inyo at siya na po ang magsasabi kung ano yung mga active ingredients na gagamitin. Wow. Sa season 1, season 2, hanggang dalawang seasons lang po tayo sa or kung gusto niyo magtatlong season pa sa mangga, go ahead. Fungicide naman ang karamihan doon para sa etong rainy season. Mm-mm. So yung mga farms na nagputol ng mangga at ginawang uling, naku, sorry. Yung mga nagtiyaga, mayroong solution. Opo. Ayan. Agri tips. Google niyo lang po agri tips. Agri tips. So sana wag niyo pong putulin ang inyong mga mangga. 10 years po kung galing sa buto. 5 years po kung galing sa seedling. Oo. Bago mamunga. Huwag po kayong madismaya. Mm-mm. Meron po tayong solution dyan. Tutulungan po namin kayo. Ayan, Mark Lacay sa Nueva Vizcaya. Ang luwang-luwang ng mango orchard mo, huwag mong putulin. May solution. Meron po. Hopefully makatulong po ang agri-tips. Okay. So, sir, ano? Magkakalamansi ka? Hindi, meron kasi akong 30 mango trees. Akala ko 30 hectares. Perfect. Tapos madaming yung problema ko din ng bunga dahil inaatake palagi ng red ants. Yeah. Diba yun? Ah. Leafhoppers, sir. Leafhoppers dahil yun sa leafhoppers. Kasi meron po ulit silang yung honeydew. Ayun. Kasi same lang po sila. Pero heteroptera po sila. Pero same order, Hemiptera. Oh, so yung solution nun, ma'am, yung pwede yung Vaseline. Pero malaki kasi. Yan lang, Vaseline ang solution mo, sir. Malaki kasi ang pwedeng gawin din, sir, pang control ng ants doon sa baba. Oo. Di ba meron tayong nabibili? Hindi ko lang sabihin yung brand. Pero meron po tayong nabibili powder or granule form. Meron po. So maglagay lang po tayo doon sa may root area. Doon lang pa. Apa. Ma'am Ana, do hindi to may kinalaman sa insect, etong farm na to, pwede bang i-radical pruning to? Kaya, sir. Pwede. Radical ako, pruning na. Pruning, yes. Tanggalin very na yung halos lahat. Hayaan mo siyang magbago. Bagong siguro yung old lang talaga. Kasi kailangan pa rin po ng puno ng dahon para makapag-photosynthesize. So, itong mga unproductive na mga branches, tanggal na po. Pwede bang, let's say, lahat ng taas na yan, tanggal na lahat yan, ito lang may iwan? May mga dahon pa naman. Huwag naman po. Radical naman talaga yan. Radical talaga yan. Oh. Opo. Itong mga unproductive lang, yung mga natuyo, nakikita naman, ito. Yeah. Or, yung mga matataas masyado, huwag na para hindi mahirap opo mag-harvest. Opo. So, lang po sa doon sa top, tapos dito sa sides natin kumbaga sapsapan ganin natin. Mm-mm. Tapos dito sa taas po kay para muana siya. Mm-mm. Mura siyang canopy, mura siyang umbrella. Pasensya na, nakikialam na ako kahit hindi ko. Para siyang umbrella. Pero actually yun yung pinakamaganda din sa mango, sir. Oh. Para siyang umbrella. So sa top, Taproon ka rin. Taproon. Tapos, dun sa side branches tayo. Oo. Ayan, sir. So, pag next year, marami ka dapat bunga ng mangga sa Bohol. Yes, Bohol ba? Doon sa San Remedio. Doon, no? Okay. Actually, sa north, medyo problem ang sir, nabalitaan ko. From the report po, dun sa regional crop protection, ay Cecid Fly. Cecid Fly. Ito yung kurikong. Opo, kurikong. Number 3. Kinalimutan ko pa nga. Buti akala ng mga farmer sa Pangasinan, ngayon, sa Luzon, akala nila lahat ng problema ng mangga, isa lang, kurikong lang. Hindi po. Ang dami pala, no? Ang tawag po dito sa atin ng mango leafhopper ay piti-piti. Piti-piti. Yung Tagalog ay nakalimutan. Yung ba yung ano, may mga dahon sa baba, daming maitim na ano? Sooty mold. Ayun. Tapos parang siyang honey.
Tapos maitim. Yung itim na yun, yun yung fungi. Yun yung nakaka-cause or nakaka-block ng photosynthesis sa leaves. Pati yung lahat ng mga damo at saka mga tanim sa baba, naingitim yun. Kasi yung... sobrang dami na pala nila pag ganun, sir. Lahat, oo nga. Lahat. Sobrang dami na. Critical stage critical na pala. Critical na yan. Pati yung, yun pala, yung cause ng ampalaya. Pati yung mga ampalaya ko na 500 seeds na first na tanim ko. Iba na ahawa niya. Oh. Iba naman po ng ampalaya. Tingnan po natin yan. Kasi yung ano, nangingitim din yung dahon dahil sa mangga. Ah, dahil sa, ah, nag-ano ka? Oo, oh, nagtanim ako sa ilalim. Sa ilalim niya. Oo. Okay. Ma'am Ana, saan ka nila makakontakt? Yung mga, I'm sure, nako baka sa dami ng magtatanong ngayon dahil finally, andito pala yung sagot. Apo, for mangoes po, I really recommend Dr. Celia Medina. Punta po tayo sa agritips.com. Pwede po siyang ma-download na app at saka pwede din pong yung recommended na pesticide resistance management program. Nada-download po siya in PDF form once nakapag-subscribe po kayo sa kanila. I believe it's 999. Ay, mura lang 'yun. Opo. Mga Pilip, ano mga Filipino, ano, I think it's about time na pag ganyan. Kailangan mag-invest. Opo. Oo, 'wag puro libre. Kailangan minsan mag-invest sa mga especially na yun yung solution talaga dun sa problem. And hopefully, yun nga, makikita nyo naman po ang result. Dahil din po talaga yan sa pesticide resistance ng mga insects. And ikaw, ma'am? Ako po, sa email lang po, sir. And ayaw mo makipag, ano, mga textmate. Email lang po. Sige, email, ma'am. Email at anabarcos@gmail.com. Ayan, spelling ng Ana Barcos. Dinda lang po sa ano link, magbibigay po ng link si Sir Buddy. Ah, sige. So, bawal ho ang text mate, ano, email lang talaga. Okay. Ano pa, ma'am? Yun lang. If meron pong mga problems and ano, you can always contact your regional crop protection centers. Mm-mm. Libre po. Ang service, ito po ay government agency yan. Na tumutulong po sa atin, sa ating mga problema, sa mga crops, sa mga sakit, at saka sa mga peste po. Regional crop protection. At meron din po tayong National Crop Protection po, National Crop Protection Center sa UP Los Baños within the Science Research Park. Malapit po sa IPB, sir, sa Institute of Plant. Mm-mm. Ayan, doon ako nag-doctorate noong 90s. Joke. Hindi po. Ituloy niyo na po, sir. Wala namang imposible. Opo, meron graduate na nasa 50s, 60s. Bakit? Grabe. Oo, totoo po. Opo, pwede. Bakit? Tumatanggap po kami ng lahat ng mga estudyante. Any age, pwede. Enroll po kayo. Doon po kayo sa Institute of Weed Science Entomology and Plant Pathology ng University of the Philippines, Los Baños. Grabe, no? Parang ang hirap ng kurso. Mahirap. Kailangan mahalin ang mga insekto para matapos. Ayan, Ma'am Ana, thank you so much. Itong episode na to ay isa sa... Nung nagkita-kita tayo doon sa ano sa meet and greet, maraming comment na sana matuloy nga na mag-collab tayo kasi kailangan nila yung information na to. Apo. At mag-feature po ulit ako, tawagan niyo lang po ako. Ayan, yes. Ayan. So ito yung unang-unang natutunan ko kay Ma'am Ana na sobrang na-appreciate ko kasi itong namumuti-muti na to, akala ko nung una masama yan kasi akala ko yung... Sakit yung fungus. Oo, yung pala it shows na healthy yung air. Hindi po kayo nakakakita nito sa Metro Manila. Yeah. Nor sa Cebu City. Di po ba, sir? Oh, natawa siya. Nung ano, umakyat ako sa Masungi Geo Reserve. Sa Rizal yun, sobrang taas, no? Tapos tinuro ng guide namin na nakikita niya ba yung mga puti-puti na yan? It shows na malinis yung air. Ito pala yun. Apo, dama. Di ba, sir? Okay, Ma'am Ana, pang finale lang natin. Apo. Mag-touch lang tayo konti about coconut. Kasi
naging may nagkaroon ng major problem doon sa coconut industry, yung kukulin Region sa 4A of Region 4A 4B Mima Roca, Calabarzon. Umabot ng Calabarzon at umabot hanggang pati Zamboanga Peninsula. Yeah, naging problema nila. Apo. Okay, ma'am. Bakit umabot sa ganun? Yung insekto po na yon ay introduced po sa atin. Galing po yun ng Malaysia. Okay. And then, siguro may planting material or meron po. Kasi hindi naman tayo nag-i-import ng coconut eh. Mm-mm, hindi. So, most likely, planting material po. Ang dumating. Apo, ang dumating. So, yung scale insect po na yun, wala po siyang parasitoid dito. Yung meron po tayo dito ay ibang klase at yun po ay mababa lang ang kanyang population dahil po sa may natural po siyang kalaban, which is yung parasitoid na maliit. Mm-hmm. Now, nung dumating yung taga-Malaysia, wala po yung natural na kalaban niya dito sa atin or hindi pa po nakapag-establish, mm-hmm. kaya sobrang dumami po siya ng sobra-sobra. Mm-hmm. At kaya siya naging problem sa atin. At it came to the point na gumawa pa ng special program ang ating government, yeah. para masugpuan natin ito. Mm-mm. So eventually, through research ng mga professors ko po sa UPLB, doon po nila nalaman na magkaiba nga ang ang kanilang genitals. Doon po nalaman sa kanilang genitalia na magkaiba pala sila na species. Oh, so at nung in-stain po sa microscope, yung isa ay transparent halos, mm-hmm. yung isa ay hindi, medyo opaque. Mm. So yun po. Ayun. So kumusta po? Kumusta yung problem natin sa kukulisap? Wala okay na? Okay na po, kasi yung naka-establish na din po ang natural na enemy nung parasitic nung insect na yan. Oh. Nung Malaysian na species. So, na-develop na dito sa Pilipinas yan? Dumami na din siya. So, naturally, nagkaroon. Nagkaroon, opo. Grabe ang nature, no? Mm, grabe talaga. So, unintentional yun na biological control. Sa Australia kasi, for example, dun sa citrus industry, yung pink wax kiln, masyado siyang naging problem sa Australia nung 1950s na nagdala talaga sila ng natural na kalaban. Parasitic wasp from Japan to introduce to Australia. And it was successful. Nakapag-establish yung parasitic na wasp at hindi na naging problem yung pink wax kill. Mm-hmm. So, na-control din siya. Pero ngayon naman, meron na namang problem sa South Pacific. Pero, nung inimbestigahan pa namin, hindi pala siya ang pink wax kill ang problem. Oh. Seychelles scale naman. Ibang insekto na naman. So, akala namin ito, pero iba pala. Kasi yung pink wax scale again ay na-control ulit nung galing Australia din. Mm-mm. Same parasitic wasp species. Mm-mm. Na nag-control. So, parang kung lilipat siya ng lugar, sumasama si kalaban. Kailangan lang ng kalaban ng enough time na makapagpadami din. Ang pwede natin gawin ay tulungan natin si kalaban na mag-establish ng population. Mm-mm. Now, ang ginawa dati sa coconut ay trunk injection. Dahil sa pag-trunk injection natin, ini-inject yung pesticide within the trunk, from the trunk sa aakyat dun sa leaves. Mm. Actually, aakyat din siya dun papunta sa bunga. Nuts. Okay. Bunga. Kaya pag nag-trunk injection ka na treatment, ang recommended, huwag i-harvest at huwag kainin yung bunga. Opo. Kasi systemic injection. Uh-oh. So, ang ginawa din sa Australia, para hindi mamatay ang parasitic wasp dahil contact pesticide, nag-trunk injection din sila sa mga citrus. Mas maliit nga lang. Mas maliit na injection yung gamit. Pero trunk injection, para hindi matamaan yung parasitic wasp kasi hindi naman sila kumakain ng dahon or ng prutas. Mm-mm. Kinakain nila yung pest. Mm-mm. Pero yung pest, kumakain sila ng dahon. So sila, mm-mm. yung affected. Sila yung namamatay. Okay. So yung kukulisap this time,
ilang years ang inabot before nagkaroon siya ng natural parang sa enemy? Parang sa pagkaalala ko po, it took around 1.5 to 2 years po. Bago siya sumunod? Opo, bago siya sumunod. Okay. So dahil nakontrol ang kukulisa because of that, hindi na intervention? At saka intervention management din po. Ang okay. Recommendation dati ay cultural and managerial practice. Okay. Which is pag... ano, pag napansin mo na 75% na ang nag-brown ng coconut. Let's lapit coconut tayo sa mga coconut. So kung nag-brown na, or okay. 50% ang recommendation. Kasi parang, yun nga, economic threshold level. Pag 50% nag-brown na yung isang frond ng coconut, ang recommendation ay tanggalin yung frond. Okay. At saka yung kokolisat kasi nasa underside ng dahon. Okay. So ang recommended ay i-dry sila kasi wala silang protection dun sa sun, namamatay sila. So at itong coco lisap, once adult na sila, nakapag-establish na sila dun sa dahon, hindi na sila lumalakad, andun na lang siya hanggang mangitlog sila. Alam niyo po kung paano sila mag-itlog? Iikot siya 1 2 3 4 5 6 7 8, ganun siya mag-itlog. Kasi hindi na siya lalakad dun eh. Andun na yung lang siya. Yung stage lang na maglakad sila, tawag namin ay crawlers. Yung first to third instar ata, if I remember correctly. Or hanggang fifth instar larval stage. So after nun, parang mag-decide na sila, okay, ito na pwesto ko. Dun na ako. So dun na sila mag-form ng scale, protection nila. Wax yun, mag-ano sila, maglalabas na sila ng wax, sarili nilang wax. Yun na yung parang protection nila. Dito na ako, buong buhay ko. Dito na ako kakain, dito ako mag-itlog, dito ako mamamatay. Wow. Pero, sa, dahil sa sobrang dami nila sa isang leaf, dahil anak niya yung mga yun eh. Yung lalaki nun ay free living or lumilipad. Sobrang liit. I don't remember kung ano ang size niya, pero nasa less than 5 millimeter for sure. Sobrang liit ng lalaki. Free lang siya. I mean, lumilipad-lipad. Pero yung mga babae, yung nakikita nandun natin sa dahon. Sa underside po ng dahon. Okay, Ma'am Ana, meron na narinig akong kwento na within the Calabar Zone, nung kasagsagan ng kukulisap, nagkaroon ng malakas na bagyo. At nawala Glenda daw si Glenda. Oh. After na Glenda, nawala ang kukulisap. Ano explanation doon? Dahil maliliit siya, sir. Maliliit sila at ang crawlers noon, once napatakan ng ulan, ay wala na sila forever. Kasi sobrang liit po ng crawlers. Super liit. Microscopic po ang first instar. Hindi po nakikita ng untrained eye. Pero nakakakita ako ng first to third instar ng mango leaf copper kasi yun po ang inaral ko. Close po kami. So alam ko po kung galaw niya, yung lakad niya, siya na yun, okay, 100%. Pero pwede akong magkamali. Pwede yung Idioscopus plicialis o Idioscopus neobaspar. Alright. Ma'am, thank you so much. Sorry, sobrang daming scientific names. Oo. Ganun po ang mga insekto. We're hoping na in the future magka-collab tayo ulit to discuss more detailed discussion on iba-iba pang crops at iba-iba pang insects. Ako nagpapasalamat po ako sa channel ni Sir Buddy for advocating agriculture, agribusiness. Mm-hmm. Di ba unang-una tayo po ay agricultural na pang-ekonomiya talaga, yeah, natin ay agricultural. Mm-hmm. So, sana mapapalago pa natin ang industry at mapaparami pa ang subscribers ni Sir Buddy. Ayan. At sana dumami pa ang mas mga batang mga scientist at mga mas batang mag-i-engage into farming. Opo, tama po. Sipag at syaga. Alright, thank you. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.